Magandang araw po mga kaibigan. Mga kaibigan na nandito sa Pilipinas at mga OFW na katulad ko. Ngayon, meron po akong i-share sa inyo na marami na po nagre-request nitong chicken biryani. Kaya hindi po ako agad makapagluto-luto. Medyo napakami po nakakatamad mag-prepara. Pero ngayon, dahil nadami na sila, at saka nakumpleto ko na yung aking mga ingredients, buti meron pa po akong stock na ganito, dala ko pa ito. Ayan, ito po ang gagamitin natin mga ingredients. Napakarami po. Ito po, unang-una po, itong bawang, tapos sibuyas, luya, yung patis, may asin, pamintang durog, may kamatis, may patatas, at saka ito pong 1 kg na chicken, at 1 kg din po na basmati rice, meron pa po akong natira, mga kalahating kilo na lang. At saka po meron tayong, ito po ang gagamitin natin, yung biryani mix na po siya. Yan po ang niluluto ko. Kasi kung magmi-mix-mix ka pa, wala naman dito akong makita ang bilihan ng mga Indian food, buti may dala na ako pang ready na. Ngayon, naglalagay rin po tayo nitong kasoy, at saka magsa-side dish tayo ng, nilaga na po ito, boiled egg po ito. At saka po pasas. Later ho, nakalimutan ko mga dessert. Ito. Ngayon, unahin ito, bakit po maraming sibuyas? Ipipry po muna natin ito. Unahin po natin itong mga ingredients bago itong rice kasi mabilis po ito, mabilisan po ito. Ngayon, ito po. Nagpapainit ako ng mantika. Ipipry muna natin. Unahin natin ito. Ito. Hindi malamig po yung mantika pero okay lang po yan. Ngayon, palulutungin po natin ito. Matrabaho po ang biryani pero masarap po. Nire-request nga ng pamangkin ko sa Canada, tita, iluto mo yun. Tagal na niya itong nire-request, last year pa. Kailangan po pagka ano, magluluto ka, nasa mood ka. Kasi ang dami nga recado, tsaka yung preparation, matagal. Ayan. Ito na siya. Intayin na lang po natin siya maging crispy. Kasi ito po yung itatopping natin. Crispy na po siya. Atin na po siyang hanguin. At baka mamaya masunog. Sayang. Unti-unti. Napakatagal po naman itong magluto nitong sibuyas para mapalutong siya. Siya natin itatapin niya. Nangingkot ang mantika. Mainit siya. Ayan. Dito muna natin siya ilagay. Muna yung patatas kasi para maganda po ang product, hindi po siya labog, makulat siya. I-set aside po ulit natin siya at magigisa na po tayo. Po, maraming bawang. Masyado pong marikado ang biryani, kaya matagal bago ko
nag-decide na magluto kasi ang dami na nga nagre-request. Simple lang naman po yung aking ano, yung aking style sa pagluluto ng biryani. Pero masarap po, matitikman nyo rin. Nung bago-bago po akong nagbabakasyon, na alam ko yung luto ito, pinatitikman ko sa kanila, nasa mood ako magpatikin sa kanila ng ganitong luto. Eh, matrabaho lang. Ito, sunod po natin luya, kailan medyo iprito-prito rin natin yung luya. Ngayon, luto na yung luya. Ito naman po yung sibuyas. Ayan, masyado marami yung sibuyas. Tama na po yan. Po yung sibuyas, kamatis naman po ilalagay natin. Ayan. Na po yung kamatis. Pwede na po natin i-add ito. Biriyani mix. Yan. Masarap po itong flavor na po. Ngayon, 1 kg po. Bali ano po ito yung 100 grams ang ilalagay natin dito, kalahati nito, kaya 4 na tablespoon. 1. Two. Three. 4. Yan po. Yung kalahati po para sa, sa 1 kg sa susunod. Ngayon, isusunod na po natin yung chicken. Lagay na po natin yung patis. Mga ano lang po ito, 2 tablespoon. Mamaya mag-a-add na lang po tayo ng asin o patis pa pag medyo matabang pa siya. Ngayon, mag-a-add po ako ng ano, pasas. Nasa inyo po yun kung gusto nyo maraming pasas para meron pong
may konting sweetness po yung ating biryani, hindi nakakaumay. Sobrang linamnam po kasi ito eh. Kaya naglalagay po ako ng pasas, raisin. Ngayon po, kuberan po natin siya para lumabas yung juice niya. Yun po kasi ang kailangan natin. Tapos magluluto na po tayo ng rice. Magluto na ito. Unahin lang po natin ito kasi yun po, importante mauna ito. Kasi ang rice po napakabilis maluto. Ayan, kuberan natin para mabilis maluto. Yan, kasalukuyan po siyang ina-absorb niya yung mga ingredients niya. Lumalabas-labas po yung mga ano niya. Hilaw pa siya. Ayan po natin siya. At pagkaluto na, ilalagay na po natin yung yogurt. Bango. Iya-add yung patatas at luto na siya. Medyo okay na siya. Ngayon, hihahalo ko muna po itong ang bango. Parang gusto mo lang kumain. Yogurt. Ito po, ilang grams lang ito eh. 125 grams. Yung maliit lang po nila dito. Kasi yung malaki, pag bumibili ako, hindi ko naman nagagamit kasi sira lang. Eh, tama na po ito. Naamoy ng koko, tignan nyo, oh. Ang dali. Ayan. Tignan nyo, hindi naman ako nagsabaw, pero nagsabaw siya kasi yung chicken, hindi ko din drain masyado. Bagya lang. Pero kailangan po natin yung tuyuin niya. Ilalagay na po natin yung patatas. Hanggang sa lumapot na siya. Konting asin. Kasi mga 2 tablespoon lang na ano yun. Konti-konti lang po. At baka mamaya ay mapaalat. Eh, yung pong pagluluto natin ng rice, lalagyan din po ng asin yun. Eh, makikita nyo, intayin lang po natin itong lumapot. Atin na po siya nga hanguin para ang bigas. Eh, mailuto na po natin. Tabi muna po natin siya dito. Magpapakulo na ako ng tubig. Tansyahin po natin yung dami niya. Dadagdagan ko pa rin yan. Magpapailit lang sa ano para mabilis. Ayan. Ito na siya. Kailangan po maraming tubig. Kasi ganyan po style ng pagbibiryani. Yung bigas ilalaga sa tubig. Ganyan nga yan. Lalagyan po natin siya ng asin. Titimplahan po natin para may lasa na marami pong asin. Pero titikman nyo rin po kung tama yung alat niya, pagka matabang, kailangan dagdagan para may lasa na yung bigas. Ito natin muna siya. Okay.
Tikman po natin yung tubig niya. Maalat na. Maalat na po. Ayan. Ngayon kasi kaya po kailangan maalat na siya. Dahil ang biryani po nilalaga sa yung rice, nilalaga sa tubig na may asin para ang rice niya may lasa na po. Ayan. Ngayon, lalagay na po natin. Binabad ko na po siya ng mga ilang oras ba ito? Isang oras din. Ayan. Ilalagay niyo po yung pag kumukulo na ganyang kulong-kulo. Tapos, hahanguin po natin siya pag 70%. Napakita ko sa inyo kasi babantayan natin. Hindi pwedeng sumobra kasi lalata po siya. Basmati rice lang po ang pwede sa ganito. O kaya, kung may matigas na bigas, ang Pilipinas, pwede rin. Pero talaga pong basmati siya, the best. Yan, hintayin lang po natin siyang kumulo. Hanggang sa maluto siya na 70%, pahanguin na natin. Ayan. Ah, ito po, malapit na siya. 70% po siya. Titingnan natin kung ano na. Medyo ilang minuto pa po. Luto-luto. Na po na cook na yung rice. Hanguin na po natin siya. Ngayon, i-drain lang po natin siya ng konti. Ang bilis, oh. Ang lalaki ng butil niya. Kaya dito na rin po natin siya lulutuin. Ngayon, maglalagay po tayo ng pinaka-topping dito sa ilalim. Ayan. Ayan. Tapos, ililayer-layer na po natin siya. Lagay ko po pala yung paminta at nakalimutan ko na yun. Pero okay lang po yun kasi yung mix na biryani, may paminta na rin po yan. Ayan, lupin natin. I-arrange po natin ng layer-layer siya. Ngayon, ayan po. Lalagyan na naman po uli natin siya. Ayan. Ito po, naluluto na po siyang kusa. 70% po lang sa init ng rice. Ngayon, ilalagay na po natin ito lahat. Yun. Matrabaho po ang biryani, ano? Marami po nag-request. Kaya, ayan na siya. Ayan, maka-arrange na po. Ngayon, lalagyan na po natin lahat yung rice.
apat lang po na color niya. Hindi po masyadong marami ha, konti-konti lang. Ngayon, ito na po yung ating ginawang finry nating mga onion. Tatapping na po natin siya. Ang bango. Crispy po ito kanina. Eh ngayon, ayan na siya. Nalarot na. Ganyan naman po talaga. Kasi yan po ang magbibigay napakasarap na flavor dito sa ating biryani. Ayan. Ngayon, sasalang na po natin siya para matinin. Atin itong i-cover. Hintayin na lang po natin siya may inin. Yan. Kailangan nga po ito yung lalagyan ng ano eh. Yung sealed na sealed, lalagyan ng ano. Yung na flour po na minilk, gaganin siya para in-in na siya mabuti. Pero okay na rin po yung si luto na yung rice eh. Tayo na lang po natin siya ma-in-in niya yan. Ipriti nilagang itlog. Siya po natin itatapping doon. Matabaho po talaga ang biryani. Kaya matagal bago po siya niluto. Kailangan nasabod kayo pagluluto sa biryani. Pero asarap po talaga siya. Marami po kasi Indian po na napakasarap talaga. Ang bango-bango. Sarap. Ito. Napakalakas po nito kumain. Talaga matakaw pa sa kanin ito. Ayan. Ayan muna siya. Silipin po natin. Bali, pinaiin na lang po natin siya. Wow! Ang bango! Diyos, may luto na ang kanin. Yun lang po iniintay natin. Hinaan ko na siya. Baka masunog yung ilalim. Sayang. In-in na po siya. Sisintensya na po natin siya. Okay. Sisintensya. Napakabango. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Diet na kaya ito eh. Hindi naman magiging diet. Ayan na po siya. Atin na po siyang sasandukin. Mix po natin siya ng konti. Para bonggang-bongga. Ito na po. Alam ko po yung mga nag-request na yan eh. Mga professional po yan. Lalo po yung mga nagtatrabaho sa bahay. Nako! Master na master po nila yan dahil naturoan po sila ng kanilang mga amo. Ayan po atin po siyan. Ayan po ang ating biryani. Labang ka talaga sa kain ito.
Ayan po, haluin na po natin siya hanggang sa ilalim. Para mag-blend na po yung mga sangkap niya. Ayan, ako po. Sakto. Tama na yung pagkainin niya. Hindi siya yung nasunog or what. Ayan na po siya. Ay, ako po, gusto ko may tutong-tutong pa nga eh. Mahilig ako sa tutong. Ayan. Mga nag-request ng biryani. Ito na. Atin na po. I-arrange yung mga lamang at kakain ng prinsesa. Hanapin yung masasarap na parte. Ang mga topping na kasyoy. Ayan. Ganyan po ang biryani. Marami po talaga siyang kaik-ikan. At meron pa po akong itinira nito dahil yan po ang nagdadala rin ng napakasarap na lasa. Ayan. Opo. Kanani. Galit-galit, bati-bati na naman tayo niyan. Napakatagal lutuin, mahirap lutuin, pero napakasarap po. Gaganahan kayo niyan talaga. At syempre, itong ating fried egg. Ano natin ilalagay yung pinakamagandang niyan? Kinamay ko na po siya at ako naman ang kakain. Malinis ang kamay ko. Iyan, ang bango. Ang bango po ng fried egg. Talaga namang napakasarap. Sakto pala itong aking pinirito. Uy, kanami. Good. Naimas. Ano po ang masarap dito eh. Mga fried na ano na to eh. Ang dami na naman po. Ati po siya, sisintayin siya. Ay nako, wala po ang diet-diet ngayon. At napakasarap po nito. Dapat po may katerno itong pipino. Kaso yung nabili kong pipino, lalaki ng buto. Sabi ko, ito na lang sili. Tsaka may fruits naman tayo. Pero kung kayo gagawa, gawa kayo ng salad nyo. Ay naubusan na po ako ng mga stock ng salad ko dyan. Meron, kaso ang dali po masira. Mga, ano dito, vegetable. Okay? Gawa siguro ng mga ini-spray-spray nila. Kain muna po ako tumawag. Hello. Bago po natin siyang sintensyan, mga kaibigan, eh napakarami po nagpapa-shout out itong mga nalista ng aking anak. Ngayon, sana po, isa na kayo dito, yung iba nagme-message sa akin sa Messenger, doon po kayo maglagay ng comment sa mga previous na recipe katulad to. Tama po, nangangalabit na si Coco. Oh. Dito kasi, artista na si Coco. Para po maano kayo, ma-lista ng anak ko at bawat shout out may ini-include niya yung mga pangalan niya doon sa mga comment. Doon po kayo mag-comment. Bait-bait ng aking baby, oh. Ito po, una po natin babatiin si Arman Abanes at Ate Ligaya Zamora. And happy 24th anniversary to Orly at Alma from New Zealand. Richard from California. QJ Salsi from Cagayan de Oro. Happy birthday to Ann Manrial from Christian Makalalat. Happy birthday to Billy Rose. Happy birthday sa mami ni Josie Katulay na si Mirna at nagpapa-shoutout sa sister niya na si Karen Katulay from Florida. Gelo Jayes Has. Si Maria Perpetua Santos from Bulacan.
Maria Contreras. Lisette Asuncion from Oman. Virginia Bernabe from Royal House, from Royal Hospital Oman. Oh, dami taga Oman ah. Happy birthday sa nanay ni Mirna Dagatan from Germany. Happy Mother's Day to Milagro Cruz from Joby Cruz. Linda McIntosh. Ramirez from Saudi. Catch Miss Ice Wells. Happy birthday. Ito na yung request mo. Jocelyn Tenido from New Jersey. Hello to Jacob Bella Aldea from Riyadh. I'm sorry. Altea from Ryan, Agrasada from Capiz. Percival and Natividad Tulalay from France. Jeboy, Jeboy King Tondo from Los Angeles. Yoli Molas. Marie Siscar from Canada. Hello to Mami Olivia Sebers from Maria Agbin, New Zealand. Emmy Canarias from Bahrain. Happy birthday kay Nico Arroyo on May 30 from Daryl Nator. Lita Gali from UK. Nenita Rolorata. Iam Salazar. Ivy Lim from Houston. Yun lang po. Yung pong magpe-request, nagpapa-request sa akin na hindi na shoutout, dito po kayo mag-comment na magpa-shoutout kayo at ililista po ng anak ko doon sa mismong ni-requestan nyo, makikita nyo. At ate na po si Sientensya. Yung mga gusto mag-request, next time na lang po ulit doon sa mga previews. Ngayon, ito po. Ano ba? Uunahin ko. Teka, nauhaw ako eh. Ay, sarap. Naku, bumubelo. Ito. One of my favorite. Diyan ka muna. Galit-galit, bati-bati muna po tayo. Naku, ito po siya. Yung legs. Si Coco, kinakalabit po ako ngayon. Akala niya, eating time na. Hindi pa naman. Ayan. Ay, naku. Kabango. Pagka nani. Ay, naku. Yan, nasandok na naman. Di balik kay Coco. Naku. Ito po. Ayan. Naku. Yung mga nuts na yan. Naku. Karami namang kinuha ka agad. Parang hindi na babalik. Natatawa ko sa sarili ko po. Ito po. Unang subo po para sa inyong mga nandito sa Pilipinas at sa mga OFW na katulad ko na nag-aabang sa ating mga iluluto. Binabati ko rin po yung mga taga-Saudi na nasa sa airport po sila. Sa electronics department daw sila. Para sa inyo to. Ako pala yung inyong napapanood palagi sa eating portion. Yun ang gustong-gusto nyo kasi lakas kong kumain. Ito po. Una subo sa inyo pong lahat.
Tama-tama po yung lasa niya, ang alat. Naku, namiss ko to. Mahirap lang kasi pong lutuin, tagal. Kaya ang dami nagre-request, sabi ko marami na. Gawain ko na nga. Napapagka na po ang prinsesa. Ganito po kami ng kaibigan ko sa Oman. Wala pong salad. Kasi nga, malalaki ang buto ng ano. Tignan mo si Coco, oh. Pag kaya hindi po kaya pa. Grabe. Hindi na, baby, oh. Ay, nagulat ang anak sa'yo. Ay, grabe sarap. Talaga po ano, yung pastas na nilagay ko, nagbe-blend yung manamis-tamis niya, kaya hindi kayo mauumay. Kanin pa lang po. Masarap niya kahit wala pang ano, chicken. Sinado ng lasa niya. Naku, ayun, nagparamdam yung isa, oh. Ang siselos. Una! Ay, sorry. Ayan. Naku. Ang sarap-sarap. Kanin lang. Wala pa yung mga ano-ano. Ulam na. Ay, sarikado naman po naman talaga. Sa dami ng sibuyas, yung nagdadala lasa pati. Tsaka yung pasas, ramdam mo yung lasa niya. Ang sarap. Baby ko, tignan mo na. Kanina po po yan mga nakabang. Isang naman. Ay, umiiyak si Sammy, oh. May luma. Pag hindi napapansin ko ito, umiiyak ang mga chihuahua ko pala. Galing eh. Galing. Ang sarap. Grabe. Naka. Ang pusoy. Ang sarap niya. Wala akong diet muna ngayon. Promise. Okay. Ito po, makunat-kunat yung ano. Okay, egg. Gustong gusto po yan. Ayun, oh, yun, oh. Ang sarap niyan. Grabe. Nagpaparamdam isa doon. Sino yung paparamdam? Chicken? Bihik-bihik-bihik. Hindi naman ako makatiis dito sa aking mga alaga, oh. Kasama sila sa 18-4 euro. Tingnan mo, oh. Iniiyak ay may luha, oh. Tingnan mo, oh. Yun yung isa niyang mata. Pag nagtatampo sa akin yan, yun, umiiyak yun. Parang na lang daw si Coco, eh. Coco? Ganda ng mata ni Coco, oh. Parang German eyes. Ito na nga. Kasi yung kanin, ang lasa-lasa na inyo na lang yung laman. Lamang po kayo. Naku, panalo. Yung pong mga marami pong mga nasa Middle East, ang husay pong magluto ng biryani. May naging kaibigan po ako dun sa bahay sa nagtatrabaho. Napakasarap po, grabe. Simple lang naman. Meron pang marami po klase ng luto ang biryani yun. Yung iba, tinatapin na lang po yung chicken pinirito. Pero yung sa rice, ganun din po isa yung pagluluto. Yung nagawin nila, tatapin na lang yun. Dahil may klase na nga yung rice, gawa ng salt na yung galagay. Tapos yung mga manok, piprito yun, de layer-layer nila, nakatapin na dyan. Ay, ang sarap po. Grabe. Ay, naku, sabi sa inyo, galit-galit, batin muna tayo. Wala munang diet ngayon dahil alam ko gaganahan ako dito kahit sabihin ko, konti lang kanin ko, pero naghahabol. Unta mo, naghahabol po sa panglasa. Lalo po yung mga dry na sibuyas na yan, ginawang crispy-crispy na yan, naku po, nagbibigay po na napakasarap na flavor, tsaka bango. Eh, sabi sa inyo, kahit walang laman, kanin lang, ulam na eh. Kaya binibigay ko sa aking mga alaga ito eh.
Nako. Oh, tingnan niyo, may kasama ako sa 18 portion na 'yan. Mm. Eh, siko ako tumatabi na rin po 'yan sa akin matulog. Nangangalabit pa 'yan. Pag gusto niyan lumabas. Mm. Oh, grabe. Luto na kayo. Alam ko yung mga nag-request nito, magaling sila magluto niyan. Gusto lang makita style ko. Simple lang po eh. Sa box lang naman po ako. Nakakabili po ng ganyan. Hmm. Yung pong, ano, may mga Indian store dito eh, no? Pwede kayong bumili, sabihin nyo lang yung pang biryani. Ayan po yan. Pang biryani po. Oh. Ayan. Balik-balik-balik muna. Hmm? Ang sarap talaga yung kanin niya. Kahit na wala ng chicken. Andiyan na yung lasa eh. Hmm? Hmm? Sarap. Talaga pa inaabangan nila pag naamin na nila yung mabango. Si Koko po magaling na. Ano na siya doon sa ano? Nakalagpas na siya sa ano? At? Naku. Ay, malabit na. Masarapan din. Grabe. Ay, naghapula na sila. Hmm. Wow. Favorite nila to eh. Hmm. Ako, yung paborito ni Sam, kagalit sa akin itong batang ito. Ay, itong doggy na to. Hmm? Ito po, ang sarap-sarap naman. Masama ang tingin ko. Nga. Makumain pa ito, dahil mo na nakain kami. Ito lang. Pag-pinipilito, hindi siya lalabog pa ako na. Hmm. Sarap. Lasa-lasa lahat. Hmm? Ang sama ng tingin ko. Isip pa ako. Makain pa ako. Ano? Magtatabi na lang ako. Alam ko yung mga ito lahat dito. Mahilig dito. Tagal na rin nire-request dito na adapted ko magluto ako ito. Natawanan ko lang kasi ang tagal ko. Kita niya naman. Sarap. Ang hang ni Pili. Medyo maangon na po yun. Ang mga labit po. Na. Dito na lang po tayo babawi sa prutas. Daong salad nga yun eh. Silipin ang salad ko. Ay, sarap na po yan. Eto na po siya. Galit-galit pati-pati na po tayo. Hmm, yung may mga namin pinitas, kita yung bilis, oh. Hmm. Dali. Nagalit. Kaya na po tayo. Hmm. Magpanghimagas pa lang. Hmm? Wala. Garap ng buhay. Kain, tulog, dinis. Luto na po kayo ng galit. Ang dingin na. Nag-galit. Hmm. Hindi na nga. Ay, talaga. Hmm. Hindi pa na salo. Agawa ka pa ni Sam. Iyon, yeah, pati uwaso, masarap sa amoy. Nakabantay siya talaga dyan, nakalabit po kanina. Nahiya ako, may bisita po kami. Ayaw sumabay kumain niya. Para pinibis ako sila ng mga kain. Ang tamis, mawa pa rin. Ito na. Parang ko, ano. Sakit na naman dyan kung busog na.
sarap nito. Ang damo kung nagtatagal, ay talagay nyo sa rep. Naku! Lagay nyo sa isang tupper, pag init nyo, microwave nyo lang, bilis-bilis. Hindi po siya masyadong hinag, pero okay na rin. Gusto ko yung dilaw na dilaw yun. Ito na nga. Makukonsensya naman akong pinigay na kung sa akin. Pero kumain na po ito. Nag-dinner na sila. Uy, kain na kayo dito. Oh, Sam, ay Kim, ay Coco, tapos na ako. Huwag mo ako sisigawan, ha? Ayun, papuray mo na po. Ito na ako, nagwawala. Harap po ng buhay sa Pilipinas. Paano po? Eh, tapusin ko na po ito. Nakadalawang, isang portion dito, isang portion dito. Nakuha ko na. Eh, may mga bisita po kami, kakain po sila. Babay na po. Sana po mag-enjoy kayo dito sa Chicken Biryani. May katagalan lang, kahirapan lang mga, pero pagka gustong gusto, magagawa nyo. Ito na nga, sabi sa inyo. Magreklamo. Bye-bye po. Enjoy the food na lang. Ang sarap po. The more nagtagal, ang sarap niya.